Mukha ngang lalakas itong si Andrew Wiggins mga idol at mukha ngang mas nagiging nakakatakot siya for next season na ikatutuwa naman ng Golden State Warriors. Sa interview niya nga mga idol kasama si Vince Carter ay sinabi niya kung ano bang ginagawa niya ngayong offseason. Ang shooting daw ang kanyang ini-improve, shooting off the dribble. Pati na nga rin daw mga idol ang kanyang left hand, mas ini-improve niya pa nga daw ang kanyang ball handling. Yan nga ang update ni Andrew Wiggins na talaga namang ikatutuwa ng mga Warriors fans. Alam naman natin ang mga idol na hindi pang ganon ka-refined ang shooting na ito ni Andrew Wiggins lalo na pag off the dribble. Magaling siya sa catch and shoot at napakagaling niya pa sa depensa. At kung sakaling malaki nga talaga ang improve niya sa kanyang off the dribble shooting pati na rin sa kanyang ball handling skills ay baka maging isang complete player na itong si Wiggins. Parang mala Paul George mga idol, mala Kawhi Leonard, isang two-way player. At yan nga naman talaga mga idol is a scary sight to see para nga sa kalaban ng team ng Golden State Warriors dahil magiging another weapon nga na naman etong si Andrew Wiggins para nga sa team ng Golden State. Kaya nga mga idol kung mangyari na nga yan next season ay talaga namang lalakas pa ang Warriors. At ngayon naman mga idol ay pag-usapan natin ang balita patungkol sa Raptors at pati na rin sa Brooklyn Nets. Ayon nga sa isang report ni Mark Mahon, isang anonymous executive nga daw na kanyang nirerespeto ang sinabing ibibigay nga daw si Scottie Barnes para kay Kevin Durant sa isang trade. Well mga idol, alam naman natin na may interest ang Raptors sa pagkuha nga dito kay KD para nga bumalik sila sa championship contention. Pero nilinaw nga nila na ayaw nilang i-trade itong si Scottie Barnes. Yan mga idol ang kanilang number one rule pagdating sa pagtitrade kay KD, hindi kasali si Barnes. At sa totoo lang mga idol, umaagree nga ako dito sa Toronto Raptors sa kanilang desisyon. Dahil mga idol, hindi naman ibig sabihin kapag nakuha nila itong si Durant ay instant championship contending team na sila. Kailangan pa nilang punuan ang roles na iyon. Kaya nga mas maigi pa na wag na silang mag-trade for KD at mag-build around na lang dito sa kanilang mga batang player. Dahil mga idol, kapag nakuha nila itong si Durant ay halos 4 to 5 years lang ang ibibigay niya at possibly mag-regress na nga sa kanyang paglalaro. Samantalang kung ikip nila itong si Scottie Barnes ay may buong NBA career pa nga siyang pwedeng laruin sa Raptors. At who knows mga idol, baka magdala rin ng championship itong si Scottie Barnes sa Toronto Raptors. Kaya nga mga idol, great decision, thumbs up para sa Raptors na gawing untouchable si Scottie Barnes sa KD trade. At ngayon nga mga idol, quick update tayo para sa ating panghuling balita. LeBron James balik na naman sa isang pro-am game. At this time mga idol, sa Seattle na nga ito, sa pro-am na ito ni Jamal Crawford. Payag nga ni LeBron mga idol na it's been 15 plus years na nga daw since nakabalik siya dito sa Seattle at maglaro. At ngayon, tapos na nga daw ang paghihintay, the king is back. Maglalaro nga mga idol si LeBron sa pro-am league sa Seattle. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!